Yun, morning mga kalagalag. Sa araw na to, kahapon po kasi bumili ako sa Facebook ng sinaing na tulingan. So, medyo may kamahalan pero na-miss ko po kasi yung Mindoro. So, ngayon po, dahil nabitin po ako sa isang piraso, magluluto po tayo ng tulingan. Okay, namalengke na po ako kanina sa trabaho market. So, bumili po ako ng 1.5 kilo na tulingan, napalinis ko na po. Pero nilinis ko rin ngayon. So, ito po yung mga sangkap natin. Ito po yung sangkap natin. Siyempre, tulingan. Nalinis ko na po yan. Okay. Then, 2 yempo po yan. Then, 1/4 na taba. Pure taba. Yempo and pure taba. Ilalagay po natin yan sa ilalim para mas masarap. Then, sibuyas. Okay. So, yung bites niya po, parang pang adobo kung gusto niyo. Pero mas masarap po. Medyo maliit, parang minudo style. Okay? So, pero kung matagal niyo po siyang lulutuin, kung sakalan, mga adobo cut. Okay? Mas malalaki para matagal pong matunaw. Pero, the more na maduro po siya, mas better. So, sibuyas po. Then, dried kamyas. Then, bumili po ako ng powdered garlic. Tapos, paminta. Then, merong garlic na bits para may konting crunch. Then, may patis po. Though, maglalabas po yung fish ng sariling patis dahil hindi naman po natin tululutuin na matagal. Dahil baka maubos yung gasol natin dito sa Manila. Masarap po itong lutuin mga 3 to 5 hours sa kalan. Okay, then haraba, sili. Okay? So, yun po yung mga sangkap ng sinaing natin. Okay? So, ito po lulutuin ko siguro mga 2 to 3 hours lang. So, one by one ko po kung paano ko yan ililayer. So, gayat po muna tayo. Okay, so ito na po, na-ready na po natin lahat yung sangkap. Ito po yung ating tulingan. So, 1.5 kilo, 8 pieces po siya, 7 to 8 pieces. So, nalinis ko na po yan, nilagyan ko na rin ng salt. Tapos, pinlat, yung parang po mas masarap. Tapos po, ito yung pork natin. Pasintabi po sa mga nanonood na hindi kumakain ng pork. So, yung pork po natin, 2 yempo po yan. Tapos, 1/4 na taba, then cut into minudo cut. So, it's up to you po. The longer po nalulutuin nyo siya, syempre, mas bigger po dapat yung cut para hindi po madurog yung karne. Pero dahil ito lulutuin natin 2 to 3 hours lang po, so medyo minudo cut, mas maliit po yung hiwa ko. Okay? So, yun po. Ito po yung mga basic na ingredients niya. Ito po ay sibuyas, meron po tayong bawang, hindi na po ako nag-ano ng bawang. Tapos meron pong dried kamyas, 4 na balot po ito. The more the merrier. kasi masarap po ito mamaya pagluto na. Then, 4 na sili po. 4 na sili. Yung isa po kinat ko para medyo may kagat. Tapos po, ito yung sibuyas na puti na medyo later natin ilalagay pang crunchy bite lang po siya sa dulo. Okay, then may konti po tayong patis pampalasa. Then, ang sinaing po talaga, hindi po ako chef, hindi po nagluluto, natuto lang po ako magluto, kakapanood sa nanay ko, saka sa tatay ko. Yung tatay ko po ay taga Quezon, so mahilig po siya sa gata. So, taga Atimonan. Shout out po sa mga pinsan ko sa Atimonan. So, ito pong sinain natin, later, mga after 2 hours na cooking, yung last 1 hour po, ilalagay natin itong gata, yung kakang gata. So, bakit po may kakang gata? So, dahil ito naman po ay kakainin din namin at ibibigay ko sa mga kaklase ko, sa mga kaibigan ko po dito sa Manila, lalagyan ko po ng gata, hindi naman siya pang stock. So, usually ang sinain po kasi, ang pagkakaalam ko po ay inasinan lang, mas matagal na niluto. Kasi nung bata kami, ina-stock po ito ng matagal, so 1 week. So, piniprito lang ng tatay ko to po noong unang panahon.
So, siyempre may asin tayo mamaya to taste. Tapos po may patis din tayo para to taste din. Hindi naman po natin to ilalagay kasi may sarili pong patis ang isda. So, ngayon po, magli-layer tayo. Okay, so tayo po ngayon ay magli-layering na. Lalagyan ko lang ng konting taba sa ilalim na may konting laman para siya po yung mag-serve as magmamantika siya. Yung pinakataba, dito nyo po ilagay sa ilalim. So, tanggalin ko itong may kaso yung higit na. Yung mga taba, ilagay nyo po siya sa pinakailalim. Okay. So, kalat nyo po doon. May konting laman na pong nasama. Pero, okay. Huwag muna mo natin ilagay lahat. Tapos, ilagay po natin itong kamyas. Kalat nyo po. Okay, kalat nyo po siya. Yan. Tapos po, lagay nyo po yung sibuyas na mas maliliit yung hiwa. Kalat nyo rin po. Okay. So, kalat nyo rin. Okay. So, yan po yung pinaka-base. So parang medyo may tagat na po sa ilalim. Pero, lagay natin yung konti, yung konting sibuyas na bilog. Lagay na po natin sa ilalim. Tapos, ilagay nyo po yung natitirang laman. Okay? Natitira pong laman. Natitirang laman. So, bakit po siya nasa ilalim? Kasi po, mapiprito po yan later. So, gusto po natin may medyo crunchy po siya sa ilalim. So, medyo matutoast po yan. So, hindi po siya as in layer na parang lasagna na alternate. Hindi po. So, so, yun na po yung base. Actually, ang pinaka-base is parang sandwich ng mga pork saka ng kamyas. Okay? So, lagyan na rin po natin ito. Wait po. So, lagyan na po natin ng okay, ng garlic. Yung durog. Okay? Hindi na po natin yan haluin. Later na lang. Then, meron po akong binili yung crunchy garlic. Okay. So, binili ko po siya para magkaroon lang din ng lutong. Okay. So, ililayer. Iganyan ko din po. Kung napansin nyo, nasa ilalim po lahat halos ako. So, later po, makikita po natin yung resulta nyo. So, nasa inyo po yun. Pero, ito po yung way kung paano ko siya lutuin. So, hindi po ako chef. Ito po ay pinakain ko nung bata kami. Okay, then ito na po yung ating fish. So, yung fish po natin, ililayer po natin siya. Ito po, mas masarap sana kung meron po tayong saging. Ibalot po natin sa saging. Pero dahil hindi po tayo nakabili, yun po, hindi tayo nakabili. So, medyo hindi po tayo nakabili. So, i-layer nyo lang po. Yan. Okay. So, na-prito, na-ano ko na po to, na-ipit ko na. So, maganda kasi mas flatten kasi mas ma-absorb niya po yung lahat ng mamaya. Okay. So, bali 8 piraso po yan. 8 pieces. So, yung may natira po tayo dito mga sangkap. Ito po, may natira po tayo mga sangkap. Later po natin yan ilalagay. Okay? So, ngayon po, dahil papakuluan po natin ito ng 2 to 3 hours, lalagyan po natin siya ng tubig. Pero hindi naman natin siya lalagyan ng tubig na parang sinigang. So, kailangan po dito ay pasensya at kailangan nyo pong bantayan. So, lalagyan po natin siya ng tubig na ganito lang na layer. Yung hindi naman po siya lubog na lubog.
Matutuyo po yan. Tama kayo, matutuyo. So, babantayan nyo po. Huwag nyo po siyang ilulubog masyado. Okay? So, para po yung fish, hindi po madurog agad. So, hayaan nyo lang pong maluto ng maluto yung ilalim. Tapos po, nai-steam. Nai-steam ng nai-steam yung fish. So, eventually, maluluto siya sa sarili niyang. Hindi po yung naluluto sa tubig na nakalubog siyang literal. So, para po ang nakalubog lang yung mga pork sa kayong lahok. Okay? So, yun po. So, later on, eventually, bababa po yan. So, lalagyan natin ng tubig ulit. Okay? So, yun po. Ayan po. Nakasalang na po siya. Medium fire lang po yung ano nyo, slow burn. So, mga 2 to 3 hours po itong kung lulutuin. So, 2 to 3 and a half hours kasama yung kakanggata, yung gata na ilalagay ko po. So, later, pag may dumaan pong gulay, pechay, or something, so baka po lagyan ko para medyo may crunch sa latter part, para may gulay na sahog po tayo, or talong, kung mag-prepare po ako ng talong. So, para pong ginataan talaga siya. So, nasinain. Okay? So, bye-bye! See you later! After 30 minutes, yan po yung tsura niya. So, see, kahit konti lang po yung water na nilagay natin, dumadami po siya kasi medyo lalabas po yung mga water, fish. So, kung naamoy nyo lang po siya ngayon, sobrang bango po. Okay? So, kahit ayan po, nilagyan ko na rin po siya ng paminta para mag-absorb siya din sa kanya. Konting patis. Okay? So, 2 to 3 hours po natin siyang lulutuin. Pag natuyo po ito, ang gagawin ko po, lalagyan ko lang ulit ng tubig. Apoy po, sabi ko nga, medium fire. Okay? Hayaan nyo lang pong humulo ng humulo. Para po yung taba po dun sa may ilalim, mag-melt at lumambot ng lumambot at maluto ng maluto hanggang matunaw po na halos hindi na nyo siya makita. Mamaya, nasobra pong lambot. Okay, so, ayun. Thank you po. See you later! Good! Medyo po ang bango, kung naamoy nyo lang po, sobrang bango. So, medyo drain na po. So, lalagyan ko po ng tubig para po lalagyan ko po ulit ng tubig. So, ganun po ulit. Medyo hindi po nakalubog. Parang nakalubog lang po yung ano lang natin, yung kamyas. Ayan. Ganun po magluto ng sinain. Patience is a virtue. Okay, so, ayan po. I-trigger ko lang. Ayan. So, kita niyo po. So, yun, nakikita pa natin yung pork. Later po yan, hindi na halos siya makikita. Okay, so, yun po. See you later. Ayan. So, tatlo pong kakanggata yun. So, para po natin sinagawin. So, ang gagawin ko po, tutuyuin ko lang yan. Huling, pag natuyo po yan at magmantika na, we're done na po. Tapos na po yung ating ginataang tulingan. Sinaing na ginataang tulingan. Okay po. So, ta-da! Ayan na po siya. So, after 3 hours, more or less 2 to 3 hours, ayan na po yung sinaing na ginataang tulingan.
Okay, so mga 5 to 10 minutes more po. Hahanguin ko na siya. Then, alam niyo po ba na mas masarap po ito kapag pinrito po niyo siya dun sa sarili niyang mantika na, which is gagawin natin later. Para po makita niyo po. Okay, ang technique po dito, mga ma'am sir, is linisin niyo mabuti. Kasi may mga, ako personally, po pag hindi malinis ang pagkakalinis ng tulingan, allergy po ako. Okay, so, pinalinis ko na po yan sa palengke, pero pagdating dito po, nilinis ko, tinanggal ko lahat ng blood, ng mga kung ano-ano po sa naka-attach sa kanya. Tapos tinanggal, so pinatanggal ko na yung buntot, tinanggal ko pa rin tulad yung buntot. So, doble-doble po. Okay, mas masarap po ito, siyempre pag may rice. Okay po, so I hope natutunan nyo po kung paano lutuin yung tuli niya na ginataan. So it's up to you po kung anong gusto nyo ilahok na gulay. Mamaya po papakitaan ko kayo ng nilagang gulay lang para lang parang ilalaga lang po natin kasi medyo siyempre medyo salty yung fish natin. Eh, kailangan natin na medyo matabang para po mabalance yung ating food. Okay? So, para meron yung crunch ng contest. Okay, thank you. Hello, ayan po. Ito na yung medyo malamig. So, magka-try po tayong mag-prito. Actually, yung pagpiprituhan po natin, kinuha ko rin yung mga mantika dyan. Nilagay ko po dito. So, magpiprito po tayo ng isa. Ay, ng dalawa. Kulang namin mamaya. Ngayon lunch ulam namin. Lunch kami, kumain kasi kami mga around 10, so kakain pa lang din kami mga around 2 ngayon. So, yun. Yan po. Yung ating kinataang, that is combination of parts ng oink oink at nyo po. So, piniprito ko po siya sa sarili niyang mantika. So, yung oil po natin is a combination, syempre nga, ng pork and oil na galing sa milk. Okay, so, medyo matalsik po ito, kaya I'm out na po. Ito po, magbablanch tayo ng mustasa. Kaya natin sa kumukulong tubig, medyo tuwi natin din. Kaya natin sa malamig para hindi na-overcook. So, hindi po natin lalagyan ng anything kasi ibabalance siya po yung alat. Kung ano yung mga alat meron doon sa fish natin. So, ibablanch natin natin siya. Okay, so, ayan po. Ibablanch ko lang yung mustasa sa mga 3 minutes.